day, mga kabonsai army, andito na naman po tayo. Salute. For today's video, magrerekta tayo ng hibiscus Taiwan. Ang gagawin natin kasi papatabain po natin siya ng mabilisan. Yan, at bago po ang lahat, sana po habang pinapanood dito ay nasa mabuti kayong kalagayan. At siya nga po pala, may mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Gilbert Castillo, Justin Onrubia, Katipon Family, and Marfil Family. Yan, shoutout po sa inyo. And shoutout din kay OLTB Mix Vlog. Yan, mga kaibigan po natin yan sa pagbablog, saka sa FB. Yan. At shoutout din po sa grupo namin, City of San Jose del Monte Bulacan, Bonsai Hunters and Collectors. Sa inyo, mga ka-Bonsai Army, shoutout sa inyo. Sa presidente namin, ninyo, Ariola Duyugan. Ito po yung hibiscus na irerekta po natin. Ayan. Tapos, dito ko po ilalagay. Ito po yung isang kahoy. Ayan. Ito po, mas maganda yung technique na ganyan. Yung ganto o kaya hollow block, maganda eh, sana hollow block kaysa huhukay diretso sa lupa. Ayan. Mas maganda po yung ganyang mga technique para pag binaklas po natin to ugat agad kaysa yung huhukayin mo yung lupa tapos doon natin itatanim. Pag harvestin natin, hahanapin pa natin yung ugat doon. Eh dito pag ganto, pag binaklas natin ugat agad, kita na natin. Yan po. Yan po yung dahilan kaya gantong technique ang mas maganda. Pagrerekta po natin sa lupa. Yan po, simulan na natin po. Yan. Unahin ko po, ano po to? Dumi ng rabbit. Yan. Ilalagay po natin sa ilalim. Para mag ano, additional fertilizer. Tapos pumice. Tapos kusot. Yan yung mga ano nang ano. Yan, kusot. Natin. Workshop na natin siya. Tanggalan natin siya ng mga ano, ugat. Buwasan na natin. Yan. Tapos yung mga magkakross na ugat, maiaayos na natin. Siya. Maganda siya. Oh. Maganda yung nibari. Ayan, pag lumaki siya, meron siyang first branch. Saka may second branch na rito. May first branch na siya. Kaya patatabain na lang po natin ito muna. Lagyan natin ng bato. Ayan, mga technique. Bato technique. Para hindi magkadikit. Oh. Hindi siya magkadikit. Ay, mali.
mali. Kamali po tayo. Ayan. Plastic na matigas. Ilalagay natin dito. Ayan o. Para yung ugat, patagilid. Ganun. Mangyayari. Hindi pa ganun. Pa ganun. Ayan. Tapos lagay natin yung buhay. Ayan. Ganyan. Ito, babawasan natin dahon. Kasi nagalawang ugat. Pero hindi natin kakalbuin. Titira tayo dito, tatlo. Para mabilis yan. Reverse hand. Bigyan natin ng kusot sa gilid. Kagandahan po ng kusot yan na ibibigay niya nutrients sa halaman po natin, yung nakakapagpatibay siya ng balat, yung balat ng puno, yun po yun pinapatibay nung nung kusot, yung balat ng puno yun po yung nakukuha ng nutrients. Sisisipin natin para hindi matumba. Ayos, yung isa naman. Ayan po, ganun lang po kabilis. Nairekta na natin siya sa lupa. Ayan. Ayan na po siya. Ito naman po, yung project natin para sa pang-exposed roots naman yan. Ayan. Dalawang ano siya, yung mineral water na malaki. Pinagduktong ko po. Ayan. Mas nilagyan ko ng kahoy para iwas tumba siya. Pero yung kalahati, nakalubog. Ayan. Ito po yung materialis natin. Ayan. Kung sa ano po yan, ginawa ko po to nung ano, wala pa akong YouTube channel na ano pa lang ako nun. Sa FB page pa lang ako nagla-live nun. Ayan po. Nung ginawa ko yan. Ito naman, dalawang soft drinks na 2 liters. Yan po yun. Ito naman po yung gagawin natin sa Exposed Roots Project ng Hibiscus Taiwan. Yan. Yan. Pabaklasin na po natin siya. Tanggalin natin yung plastic. Thank you.
exposed roots. Ayan po siya. Ayan. Nilagay, nilagay natin dito para mas mabilis tumaba. Rekta. Ang isang kagandahan dito sa hibiscus Taiwan, hindi siya maselan. Ayan, bawasan natin dahon. Kasi kapal ng dahon nito eh. Nalilim kasi. Yung pala, isa nga pala, ang hibiscus Taiwan gusto nila nakabilad. Bilad na bilad sila, pero sa lugar na na basa. Madali silang nababasa, pero yung ano naman nila, bilad. Yun ang gusto nila. Tanggalan natin ang dahon. Dahil ang dalawang ugat. Dito kasi ang bilad. Hindi katulad doon sa dating pinanggalingan niya. Ilang oras lang siya na bibilad dito. Ano siya? Mabibilid siya ng maghapon. Kaya mabibilid siya lalaki. Sundutin natin para mawala yung air pockets. Yun. Lumulubad. Sikipan natin lupa. Yan. Nabawasan. Dagdaga natin. Tapos check drainage na tayo. Kaya mabilis bumaba. Sa hibiscus Taiwan, okay lang na malaging basa saka matagal bumaba ang tubig. Kasi doon sila mas mabilis lumaki. Kuha tayo pa tubig. Ayan, nakakuha na po ulit tayo tubig. Bumaba ang tubig. Rekta muna siya dyan.
tapos na po natin siyang gawin. Ayan. Ayan na po siya. Oh. Kaya maganda yung ibinebend agad eh. Oh. Walang ganong hotdog. Kaprasong-kapraso lang yung nagiging ano. Ayan. Nakabend sila agad. Ayan. Tapos na siya. Tapos na po. Yung ating pag ano, para sa exposed roots project. Ayan. Tapos silipin po natin yung ano, yung ginawa kong yung pinaugatan natin na hibiscus Taiwan din. Ito. Oh, magandang resulta. Ang lalaki na ugat. Lalaki. Meron na siya ugat. Nasa bandang baba. Wala pa. Ah, ito. Meron itong isa. Ayan. At din, meron na rin. Ayan. Meron na siya ugat. Ayan. May ugat siya. Itong nasa baba, wala pa ang sign ng ugat. Pero may mga nabubukol na. Ayan na po yung ating minarkot na hibiscus Taiwan. Yung ating tugas na minarkot. Tagal magugat. Kailan ito nabali? Yung isa dito nabali. Kasi merong mga dumaan. Hindi nila pinagpahalagahan. Naputol. Kumuha sila ng saging. Yan. Nabagsakan po. Ayan. Ayan na siya. Lapit na siyang maani. Ayan. Ayan po mga kabonsai army, na tapos na po natin yung ating ano, ginawa. Ayan. Tapos natin. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagsasubscribe. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit the notification bell. And pa-comment and pa-share na din po sa inyong mga kaibigan. At kung okay lang, ano po, ano, don't skip the ads. Yan. Doon na po. Medyo kumikita-kita na po tayo ng konti-konting barya. Yan. Dyan po tayo kumikita sa ano, sa mga ads po na yan na nilalagay ng YouTube. Yan. At sana po ay na-inspire ko man lang kayo ngayon o nakapagturo ako, nakapag-share ng technique para paano mapabilis. Yan. At magandang technique kung paano yung ano, yung mas mabilis, kasi iba po yung ano, yung hinukay yung lupa saka ilalagay materials kaysa doon sa may ano siya, may harang na nakaangat pa rin sa lupa pero rekta pa rin siya sa lupa, para pag binaklas mo yung harang, kita na agad yung ugat, hindi na tayo mahihirapan maghukay. Yun po ang kagandahan ng technique ngayon na ginawa po natin, kaysa yung huhukayin pa po natin yung materials natin sa lupa. Yan. Kaya maraming salamat po sa patuloy na ng mga nagsusubscribe at sumusubaybay. Sa mga nagko-comment po, napakaganda po ng feedback po ng ating page, yan. YouTube channel, yan. Maraming salamat po. Lahat po ng nangyayari sa akin, mga magagandang nangyayari sa akin, eh, dahil din po sa inyo at lalo-lalo na sa tulong ng ating Panginoon. Yan. Kaya yan po ay lahat hiniling ko sa Panginoon na makatulong sa ating kapwa sa maliit na pamamaraan. Yan po yung ating pangako sa Kanya. Kaya kung po kayo po ay may pinagdaraanan, suliranan sa buhay, sa Panginoon po tayo unang lumapit at pakipag-usap po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Kaya mga kabonsai army, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios!